Another case, I mean, another box na naman ang ating isosolve. Ia-unbox. If you can still remember, the last unboxing na meron tayo failed. Now, our mission is to get the target cellphone na ipinangako ng mga sellers ng malalaking platform na ito. Now, the challenge is to get the package as quickly as we can with a budget of 250 pesos. New mission received. Sandali! Ano nga ba ang mystery box? It is a new trend daw sa e-commerce kung saan ang mga customers ay pwedeng bumili ng box of items nang hindi nila alam kung ano ang laman. It creates element of surprises and the potential of savings kasi ang produkto ay ino-offer ng mas mababa kumpara sa original price nito sa market. And it's time for us to unbox these mystery packages. This time, mga kanosi, uunahin natin ang package na galing kay Lazada. Amoy natin. Amoy plastic. Dahan-dahanin natin ang pag-unpack. So baka masira natin yung package sa loob. Nakabubble wrap pa. Don't tell me, katulad na naman ito nung nakuha ko nung una, ha? Sinasabi ko na nga ba? Hindi ako nagkamali ng aking iniisip. Another one. But this time, it is not a camera stand. This is a microphone stand. Ayan. So, kung may camera stand, meron na rin microphone stand. Pero parang parehas lang. Niloloko ako nito eh. Paano naging microphone stand to? Camera stand din to eh. So, later na natin yan bubuuin. Nakuha natin sa Lazada. Next package from Shopee. Nakakahon na naman siya. Ingatan natin ang pag-unbox. Sobrang talim ng cutter. Sa sobrang talim niya, hindi siya nahiwa. So, ang target natin is kung totoo ba yung cellphone na pinangako ng platform na possible daw natin pwedeng makuha. Hindi kami nadala eh. Inulit namin. And this time, we will be able to find out kung makukuha na natin yung pinapangako ng seller na to. Smiley, mystery box, eco-friendly packaging. Totoo naman. So, usan na natin. Ayan. Ready? Kailangan nating dahan-dahanin ang pagbubukas ng mystery box na to. And ang nakalagay, congratulations for winning brand new Oppo earphones. Ayan. Wow! Rate as 5 star, ha? So, ito yung ating nakuha sa Shopee. This is the 232 pesos. Hindi na kayo nagsawa sa microphone at camera stand, pati ba naman sa earphones? Pare-parehas na lang. Diba? So, later, titignan natin kung gumagana ang mga to. So, this is our mystery boxes again. So, ayan mga kanosi, natapos na natin i-unbox yung ating mga mystery boxes. And this time, bubuuin ko naman at titignan kung gumagana yung nakuha natin kay Lazada. Unfortunately, this is the 242.77 pesos. And kung titignan at susuriin, I don't think this is fair na makuha ng isang buyer na katulad ko. Abuin natin. I-resell ko kaya to, no? I-resell ko. Buy one, take one. 500. Hindi kami bibili.
Tapos itag ko yung nagbenta sa akin ito sa ano, sa Lazada. Yan. Oh, okay naman siya. Gagamitin ko ba to ulit? Meron nga pala ang collection nito. Sandali. This is the other one. Yan! Ito po ang katas ng mystery boxes na nakuha namin. Sa ikalawang pagkakataon, nanalo na naman ako ng camera stand. And this time, titignan naman natin yung isa na nakuha nating mystery box from Shopee. This is for 232 pesos. Hindi na sila nagsawa magpadala sa akin ng earphone. But this time, ha, natuwa naman sila. Kulay puti naman yung pinadala. Kasi yung last, Vivo earphones daw. This time, this is Oppo earphones. Wow! I guess magagamit ka naman to sa aking cellphone. So, let's give it a try. Tingnan natin kung ating magagamit ito. Patugtog tayo sa Spotify. Yan. Bakit parang wala? Seriously. You know why? Kasi kala ko hindi siya gumagana. Yung isa wala. Oh no! Gumagana lang yung right. And once again, this is the 232 pesos. At ito yung nakuha ko. Imagine mga kanosi, yung dami ng buyers ng mystery boxes na to. I'm gonna give you an example na lang. Dito sa 232 pesos na nabili namin sa Shopee platform. And the reason why we bought from that particular store, kasi meron siyang 2,800 sold. At kapag tinignan mo yung mga reviews, positive naman. May mga reviews pa with pictures na nakakuha ng pera at saka ng cellphone. As a customer, we always wanted value for our money. Imaginin mo, 232 pesos times 2,800, that's 649,000 pesos. If let's say meron talaga silang binigyan ng cellphone at ng pera sa kanilang mystery boxes, edi maganda. Is it really a good profit or a good business to do? Pwede. Kaya lang, bad customer experience talaga to. They are creating these high expectations because of their marketing scheme. Alam ko, nabudol kami rito. Even if hindi mo sila bibigyan ng cellphone or ng pera, it's okay. If you're a seller, at least sana i-match mo yung price ng makukuha nila dun sa mystery box. At least, dapat 232 pesos din yung ibibigay mo na nandun sa loob ng mystery box. Sasabihin nyo, yeah, kasi nga mystery box eh. Eh what if ganito? Makakuha kayo ng mystery box na ang laman ay bato. At bago pa uminit ang ulo nyo mga kanosi, i-click nyo na yung subscribe button, i-like and i-share ang video na to para man mas marami ang makapanood. May isa talagang tanong na mananatili pa rin mysterious para sa amin. Are these mystery box stores are properly regulated, verified, and monitored? Kasi if hindi, these stores may possibly send this. Kasi mystery box nga eh. Kayo mga kanosi, let us know what you think and leave those comments below. At syempre, laging tatandaan, be nosy responsibly. Bumagana. Wala akong marinig. Tinry ko ulit eh. Wala talaga. Eto meron. Dito, wala. 232 pesos to. Ha ha ha.